Doon pa lamang po sa lupa na ating pagpupunlaan, mga kapromdi, napakahalaga po na magandang klaseng lupa na po yan. Ito pong lupa po na ito, mixture na po ito ng compost saka ng topsoil. Napakahalaga po yan para mas mabilis mag-germinate yung ating mga binhi at mas maganda po yung tubo nila. Paglalagay na po namin yung binhi po ng mustasa saka pechay, hinahalo po namin sa buhangin. Mga halos doble po o mahigit doble nung dami nung itatanim po nating pechay o mustasa, yung dami po ng buhangin. Para saan po yung buhangin, mga kapromdi? Nilalagyan po natin ng buhangin, nakakatulong po yan para yung mga buto po nila, dahil maliliit po yan, hindi po masyadong magdikit-dikit, dahil pag dikit-dikit po yan, pag tumubo, mahihirapan po tayong i-transplant yan at mas malaki po ang tendency na magalaw masyado yung ugat at mamatay. So hinalo po natin siya sa buhangin, haluin po natin mabuti. Huwag nyo naman pong kakasobrahan ng dami ng buhangin dahil baka mahirapan naman po siyang mag-germinate, hindi masyadong malagyan po ng lupa. So ayan po, pag nahalo nyo na pong mabuti, saka nyo po ikalat. Nakita po ninyo, mas kalat po yung buto at hindi po masyadong dikit-dikit. Lalo sa mga baguhan, mahirapan po tayo kapag dikit-dikit po yung ugat niyan. Then saka po natin diligin. Sa pagdidilig po, ganyan po, marahan po. Kung may lagadera kayong maliit, gamitan natin. Huwag nyo pong bubuhusan ng tabo kasi yung mga binhi, malilipat po yan, maiipon sa isang lugar. Dapat dyan pa rin po kung saan nyo binudbod. Yan po sila, mga kapromdi. Diligan nyo po tuwing umaga at hapon dahil napakahalaga na laging mamasama sa ang lupa nyan para mas mabilis po siyang mag-germinate. Pagkatapos po, mga kapromdi, ilalagay po natin siya sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Huwag po ninyong ilalagay dun sa malilim na lugar dahil pag sa malilim po yan napalagay, magiging long-legged po siya. Mahahaba po yung pinakapaan niya. At pagka ganun, mahinang klase po, mabilis mamatay po yung ating mga pananim kapag ganun po ang tubo. Kaya dapat, pagkapunla na pagkapunla ninyo, pagkalagay sa lagayan, direkta agad doon sa naaarawan na lugar. After 10 to 15 days, mga kapromdi, pwede na po natin silang ilipat. Sa paglilipat po natin, piliin po natin syempre yung mga mas malalaki na. Tingnan nyo po, kagaya nung binanggit natin nung nakaraan, nung pinunla natin siya, mas hiwa-hiwalay po yung tubo nila. Kaya pag transplant po natin yan, hindi tayo masyadong mahihirapan. Baga, hindi po masyadong magkakadikit yung mga ugat, hindi po masyadong magagalaw. So yan, iwasan nyo po na masyadong madeform po yung lupa dahil makaka-apekto po sa kanya yan, mga kapromdi. Sa pagtatanim po, mga kapromdi, kung paano po natin siya binunot dun sa pinagpunlaan niya, halos ganun lang din po siya kalalim. Huwag nyo pong masyadong lalaliman dahil pwede pong mamatay po yan kapag masyado pong mataas sa sanga na po yung pagkakatanim po ninyo. So ganyan lang po siya, mga kapromdi. Then diligan po natin. Additional tips lang po, mga kapromdi, for home and urban gardening, dahil alam po natin yung ating mga halaman ay nakatanim lang po sa isang container, sa isang lagayan, at nakakonfine lang po siya dyan. Kaya yung pong nutrients na pwede niya pong makuha ay limited lang po kung ano yung nutrients na nandun sa lupa, sa container na pinagtataniman niya. Kaya napakahalaga po from time to time, kahit weekly habang lumalaki po siya, pigyan po natin siya, supplyan po natin siya ng mga organikong pataba. Papakita po ko po sa inyo kung paano po ito gawin hanggang sa siya po ay lumaki at pwede na po nating i-harvest. Pagkatapos po nating madiligan, mga kapromdi, ilagay lang po muna natin siya sa isang lugar na hindi po direktang nasisikatan ng araw in 3 days. Ito na po sila, mga kapromdi, pagkalipas po ng 3 araw. Yan, pag ganyan na po, masisigla na po sila. Pwede na po nating ilipat yan doon sa talagang paglalagyan po natin na direkta pong nasisikatan ng araw. Po sila, mga kapromdi. Ayan po. Ilagay nyo po sila, mga kapromdi, sa hapon. Huwag po
sa katanghalian tapat kasi direktang masisikatan po ng araw, pwede po yung malanta. Ang pinakamagandang pagkakataon po, pag ililipat po natin sila doon sa talagang paglalagyan po sa kanila, ay sa hapon po. Ayan. Ito na po sila mga kapromdi, pagkalipas ang isang linggo, pagkatapos po nating i-transplant dito sa mga hanging pot na ito. Susuplayan po natin sila mga kapromdi ng iba't ibang klaseng organikong pataba sa loob ng 4 na linggo, at pagkatapos po nun, pwede na po natin silang i-harvest. Ngayon po, ang una po natin gagamitin, ito pong compost na ginawa po natin. So, ibubudbud lang po natin sa paligid mga kapromdi. Ayan, lalagyan po natin sila lahat. Napakahalaga po kasi mga kapromdi na patuloy natin silang suportahan ng karagdagang nutrisyon, dahil naka-confine lang po sila sa isang lagayan kagaya po nito. Kaunti lang po yung lupa niya. Napakahalaga na tuloy-tuloy po natin siyang mabigyan ng sapat na nutrisyon. So yan mga kapromdi, after po ng isang linggo, ibang klaseng organikong pataba naman po ang ilalagay natin dyan. Ito pang didilig po natin ngayon mga kapromdi ay Moringa Tea Fertilizer. Katas po ito ng dahon ng malunggay. Ito na po sila mga kapromdi, pagkalipas po ng kulang isa't kalahating buwan, pwede na po natin silang ma-harvest. Yan po. Pwede na po natin gulayin.